Mula dito sa Asia Pacific College of Advanced Studies, Balang Kabataan, ako po si... Ang mama, Dailisan! Maraming salamat po. Mara, anong pangarap ni Mara? Maging FA. Wow, maging FA. Pwede, di ba? Malay mo magkalipad tayo soon. Okay. Parang ang dami may pangarap sa inyo na katuhan naman. Kasi yan yung bagay na dapat hindi nawawala sa atin, di ba? Yung pangarap natin. Antok. Inaantok ba kayo? Thank you. Kasi kung inaanto kayo, tatabihan ko na lang kayo para pero dahil hindi kayo inaanto, yan. Pero we have an ultimate goal this afternoon. Let's get to the more serious part. Okay lang? Yes? Yes? Ayan. So our ultimate goal towards the end of this talk is for you to realize the importance of fueling your passion. Okay? I would like to introduce to you friend, good friend Steve. Ayan. Pwede pakita natin si Steve. Okay ba? So kita nyo, naka-look up, no? But Steve is a person who loves to smile. Obvious ba? Steve loves to learn new things. And inspire them, of course, to do good. Huwag ko na silang hilahin para mapababa pa, di ba? When someone feels down or when someone feels low or at his or her lowest, huwag ko na silang hilahin mababa. You inspire them to be good. Ako po eh, extremely blessed to have been part of GMA Network. But I realized there's one thing that I wish to fulfill. That's why in around sometime 2017, kilala niyo si J.K. Rowling? Sige nga, sino si J.K. Rowling? Ayan, ang author ng Harry Potter. Si J.K. Rowling was broke. Luke, kumbaga sa buhay tal, worst single mother. Yun si J.K. Rowling bago siya maging sikat. In short, maraming beses siyang nag-fail sa buhay. Pero just imagine, can you imagine your lives without having Walt Disney films? So ibig sabihin, at one point sa mga buhay nila, nasabihan sila na you're not good enough. And let's not go too far. Ako po, I was once told by a relative. Sabi niya, Steve, you will not go anywhere. You will not go far. Nung kinuha mo yung journalism na course, sabi sa akin talaga, hindi ko makakalimutan, sabi sa akin, ba't yun yung course na kumunin mo? Wala ka namang patutumuhan dyan. Wala kang mararating. And yung sinabi sa akin na yun, hindi ko talaga nakalimutan. Sabi sa akin, you will not succeed there. Pero my passion for writing brought me to various places and it led me to my dream of becoming a pilot. See? So, yes, di ba? So pag may nagsabi sa inyo na hindi nyo kaya, pag sinabihan kayo na hindi nyo pwedeng abutin yung isang bagay, dapat hindi kayo ma-frustrate. It should fuel your passion. And looking back, I wholeheartedly accepted that in life, you don't always win. I failed the journey in flying once, but after years of being on air as a broadcast journalist, who would have thought that I am now literally on air? Diba? All because I continue to be grateful and my faith in the Lord remains steadfast. I have the privilege to learn more, share more, and inspire even more. Sana ma-inspire kayo ngayong hapon. Actually, it's not about ano eh. Walang mga nakalagay sa presentation na yan.
ang pinaka gusto kong maisip nyo ngayong hapon, tsaka pinaka gusto ko sana tumatak sa inyo ngayong hapon, is for you not to afraid, for you not to be afraid of failing. Kasi pag natakot kayo, hindi nyo na siya magagawa ng tama. And walang pangarap na late dadating. Okay? It's always in the right, perfect time. Lagi yan, tandaan nyo yan. Dun sa mga nag-iisip, ano bang pipiliin ko? Yung trabaho na kikita ko o yung trabaho na magagawa ko yung gusto kong gawin? Tulad ako, di ba? I shifted from being a broadcast journalist to becoming an airline pilot. And akala ko dati imposible siya, pero hindi pala. So sana magsilbi siya inspirasyon sa inyo na kaya nyo rin gawin yun. And pwede nyo rin siyang actually gawin eh. Fueling your passion while living your dream. Mali nyo sa mga susunod na araw eh, magkita-kita pa rin tayo sa Kapuso Network. Habang, kasi ako, I intend to fuel my passion while living the dream. So if I can fly and do some documentaries, okay ba yun? Diba? So at least magkikita-kita pa rin tayo sa TV. Tapos magkakasalubong tayo pag sumakay kayo ng aeroplano. So yun lang ang gusto kong maiwan sa inyo ngayong hapon. And I always say na pag tinatanong, sabi, how do you make things happen? Ako, I make moments golden. I make moments golden one day at a time. Isang araw lang, maipasa mo lang, maitawid mo lang yung isang araw, okay na yun. Okay. Maipasa mo lang yung isang araw sa buhay mo, okay na yun. Move on ka na sa next. So yun lang ang gusto kong iwan sa inyo. Never too late to dream big, reach the sky, and be with your stars. Tandaan niyo lagi yun. It's never too late to dream big, reach the sky, and be with your stars. And ultimately, find yun, your life purpose. Okay ba yun? Ayun. And the next time I see you, sana batiin niyo ako. Sabi niya, uy, Steve, ako yung nakausap mo previously from Upcast. And magiging happy ako ng sobra pag nalaman ko na nagawa niyo yung gusto niyong gawin sa buhay. Nag-fail kayo, pero your goal is to become successful. So maraming maraming salamat. And thank you for being a gracious audience this afternoon. Asia Pacific College Advanced Studies awards the Certificate of Appreciation to Mr. Steve F. Daisan, First Officer of Cebu Pacific Airlines, for imparting his valuable insights and expertise as a guest speaker during the 8th Career Summit program with the topic, Practical Job or Dream Job, given this 29th day of January 2020 at UCC Convention Center, Pilar R.K. Pilar Bataan, signed Jose Rufina E. Ayaco School President. And to give our award of appreciation, we have our college president, Mrs. Jose Rufina E. Ayaco. Again, a round of applause to our speaker, Mr. Steve Dailisa. Basura, bitch.